Eka pala, bago tayo matulog, may gusto sana ako ibigay sa inyo magkakapatid. Hoy, siraan na ba tuktok mo para sabihan yung kapatid mo ng engot? Mas pinagtatanggol mo pa yung lalaki nyo kaysa sa kapatid mo minamaltrato. Nakakainis talaga tong buhay na to. Hindi pwedeng maging masaya. Ang sabi nga ng isang kasabihan, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Ang pagiging mabait sa kapwa, hindi nangangahulugang tatratuhin ka na rin ng iba gaya ng pagiging mabait mo sa kanila. Noon, akala namin, ang pagiging tikom mang bibig sa lahat ng kasamaang ginagawa sa amin ay ang solusyon para maging payapa ang buhay namin. Pero sa paglaon, napagtanto naming mas maiging wag sundin ang kasabihan. Hindi dapat sa lahat ng oras, kapag binato ka ng bato, babatuhin mo ng tinapay. Kung minsan, mas maiging pumulot ka ng mas malaking bato at gumanti ka. At ikukwento ko po sa inyo kung paano kami gumanti sa mga taong sumalbahe sa amin. Ako nga po pala si Lara. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tatay, napakasama talaga nila. Sobrang sama nila. Lara? Anak? Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Tay, bakit hindi na lang po tayo umalis dito? Masyado na pong umaabuso yung magamang yun. Marami pa naman po sigurong pwedeng lipatan, di ba? Pagod na ako sa kanila. Hindi ko na kayang makisama sa mga demonyong yun. Eh, teka. Bakit ba? Ano bang ginawa sa'yo? Sinigawan ako ni Sir Tibak, Tay. Nagkamali lang naman ako sa inutos niya sa akin pero parang sobrang bobo ka na. Dinuruduro niya ako at sinabihan niya pa akong bobo at tanga. Alam kong hindi ako kakampihan ni Tatay. Ilang beses na akong nagsumbong sa kanya sa tuwing pinagagalitan ako ni Sir Tibak o kaya naman ni Sir Tantan. Pero hindi niya ako kinampihan. Pero kahit na ganon, sinubukan ko pa rin magsumbong. Nagbabaka sakaling sa bawat sumbong ko sa kanya, marindi siya at pumayag na siyang umalis kami dito. Eh anak, pagpasensyahan mo na si Sir Tibak. Sadyang pagod lang siguro yun, kaya ka napagalitan. Hindi naman siya ganun sa'yo palagi, hindi ba? Diyos ko naman, Tay. Sobrang bihira niya lang maging mabait. Tsaka isa pa, nakikisuyo lang naman siya sa akin. Hindi naman ako katulong ng bahay nila. Hindi naman niya tayo binabayaran sa ginagawa kong paglilinis. Tapos kung makasigaw sa akin, wagas. Hindi naman tama yung ginagawa niyang pang-aalila sa akin. Eh, pasensya ka na, anak. Ang usapan namin eh, libre tayong magtitirik ng bahay dito sa lupa niya. Kapalit ng paninilbihan natin sa kanila. Ang bayad lang dito eh yung pagsasaka namin. Pero ang bahay, kailangan natin suklian. Wala tayong sapat na pera para mangupahan. At saka bumukod sa kanya. Maswerte pa nga tayo dahil pinatiran nila tayo dito. Maswerte pa ba tayo? O siya yung maswerte dahil may taong kayang magtiis sa kanya? Tatay naman, habang buhay na lang ba tayong ganito? Hindi naman siguro anak. Basta sa ngayon, kailangan na muna natin magtiis. Kahit sa hanggang makatapos lang kayo ng pag-aaral. Hindi na ako nakasagot pa. Dahil wala naman talaga akong magagawa kundi ang magreklamo lang. Umiiyak na dumiretso ako sa kwarto at nagkulong doon. Hinayaan ko ang sarili kong damdamin ang sakit ng mga sinabi sa akin ni Sir Tibak. Bobo at tanga. Ang sakit isiping madali lang sabihin ang mga salitang yon para sa kanya. Dahil siya ang may-ari ng lupang sinasaka namin at ang lupang tinitirahan namin. Kahit anong oras, pwede niya kaming paalisin kung gugustuhin niya. Ang hirap tanggapin na ganito ang masakit na katotohanan ko bilang isang anak mahirap. Kailangan palaging nagtitiis. Hindi ko na malayan ang oras at nakatulog ako sa papag habang umiiyak. Nagising na lamang ako nang may humawak sa balikat ko
at marahan akong niyugyog. Lara, gumising ka na dyan. Kakain na. Wala akong ganang kumain, ate. Lara, hindi porket napapagalitan ka ni Sir Tibak, magkakaganyan ka na. Hindi ka pa ba nasanay sa matalas na pananalita nun? Kahit kailan, ate, hinding-hindi ako masasanay. Huwag mo nang masyadong damdamin yun. Kumain na lang tayo para makalimutan mo na yung inis mo. Eh, ano ba kasing ulam? Ginata ang tulingan. Kaya halika na, bumangon ka na dyan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng inis at galit ko nang marinig ko kung anong ulam. Alam na alam talaga ng tatay ko kung ano ang makapagpapaalis ng inis ko. At kahit na naiinis ako, dahil may pagkaduwag siya at hindi niya kami kayang ialis sa ganitong klaseng buhay, alam kong mahal niya kami. Wala lang talaga siyang choice sa ngayon. At dahil humupa na ang inis ko, sumunod na ako kay ate sa may sala. Habang kumakain, tinanong ako ni tatay. O ano? Ayos na ba pakiramdam mo ngayong nakakain ka na ng paborito mo? Opo naman, tay. Alam mo talaga kung anong makakapagpagaan sa pakiramdam ko, no? Alam kong yun lang yung makakapagpagaan ng loob mo. Kaya niluto ko. Alam kong nahihirapan na kayo dito, mga anak. Pero sana, hanggang sa makatapos kayo na mag-aaral, matiis niyo yung mga ugali nila. Eh sana nga, tay. Sana nga matiis ko pa sila. Hayaan nyo, mauuna akong makatapos. Maghahanap ka agad ako ng magandang trabaho. Pag nangyari yun, iaalis ko na kayo dito sa impyernong to. Nagtawanan na lang kami habang kumakain. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko na sana nga talagang makahanap ng magandang trabaho si ate pagkatapos niyang makagraduate. Hindi na ako makapaghintay na mangyari yun. Nasa ikalawang taon pa lang ako ng kolehiyo. Mas malayo pa kaysa kay ate na graduating na ngayong taon. Nang matapos kaming kumain, nagpababa lang muna kami ng kinain namin bago dumiretso sa kwarto. Iisa lang ang kwarto naming buong pamilya. Pero dahil mahal na mahal kami ni tatay at kuya, nasa double deck kami. Ako sa baba habang si ate ang nasa itaas. Si tatay at kuya naman ay nasa sahig lang at nakabanig. Eh nga pala, bago tayo matulog, may gusto sana ako ibigay sa inyong magkakapatid. Tay, pera ba yan? Ay nako Leon, mukha ka talagang pera. Pero hindi pera ang ibibigay ko sa inyo, kundi protection. Mula sa loob ng suot niyang t-shirt, nagtaka kami nang may ilabas siyang isang bato na nakalagay sa kwintas. Lahat kami ay nanood sa kanya habang hinati-hati niya ito sa tatlo. Ibinigay sa akin ito ng nanay ninyo bago siya mamatay. Lahat kayo iniwanan niya na mahalagang gamit. Samantalang ako eh, ito. Ang sabi niya sa akin, protection daw ito. Eh ano po ba yan, tay? Protection nga, ang kulit naman eh. O ito, itago niyo yan para meron kayong protection. Sa itong kwintas, Lara. Dahil alam kong makakalimutin ka sa gamit. Baka mamaya, maiwala mo pa. Grabe ka naman sa akin, tay. Oh, kunin nyo na. Itatago ko na lang muna yung sa akin sa bulsa ko. Eh bakit sa bulsa? Paano kung mawala yan? Hindi naman ako kagaya ni Lara, tay. Hindi ko po ito mawawala. O siya, sige. Huwag kalimutan magdasal bago matulog, ah. Kailangan natin ng gabay sa itaas. Opo, tay. Sino pong mamumuna sa pagdadasal? Si Kuya Leon mo na lang. Tay naman, sila alin naman muna. Ako na lang palagi eh. Kuya naman, ikaw na lang. Kaya talaga, oh. Huwag niyo nga pagkawain niyang kung sino magdadasal. O siya, sige na. Ako na. Habang mahimbing na ang tulog namin, nakarinig ako ng isang sigaw. Napabalikwas ako ng bangon at sinubukang pakinggan muli kung tama ba ang narinig ko. Napaisip pa nga ako ng matagalan bago ko muling narinig yun. At nang marinig ko na naman ang sigaw,
Kinabahan ako at dali-daling binuksan ang bintana sa gilid ng higaan ko. Pag-angat ko noon, kaagad na sumilaw sa akin ang bilog at maliwanag na buwan. Madilim man ang kalangitan. Nagsilbing liwanag naman ang buwan kaya kita ko ang sakahan mula sa labas ng bahay namin. Mula roon, tumakbo ang anino ng isang babae habang sumisigaw ito at humihingi ng tulong. Tatayo na sana ako para puntahan yung babae. Pero nanigas ako sa kinauupuan ko nang makita ang isang malaking kulay itim na tao. Nagtaka pa ako kung tao nga ba talaga yon. Dahil parang hindi. Dahil sobrang tangkad nito at ang laki ng katawan. Ang buhok niya ay kulay puti. Mas lalo pa akong nanghilakbot nang makita kung paano hinaklit ng nilalang na yon ang kaawa-awang babae. Nanlamig ang buong katawan ko. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. Iniisip kong panaginip lang ang nakikita ko. Pero kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko na magising, hindi ako nagigising. Hanggang sa tuluyan kong maibuka ang bibig ko at akma sanang sisigaw. Kung hindi lang may tumakip sa bibig ko at hinatak ako papasok sa loob. Mabilis ding isinara ang bintana at inilock. Huwag ka maingay anak. Kapag nalaman nilang nakita natin sila, baka tayo naman yung pag-initan. Alam niyo po, Tay? Alam niyo po ang tungkol dito? Oo, at lumabas na tayo ng kwarto. Baka marinig tayo ng kapatid mo. Nanginginig pa ang buong katawan ko, kaya inalalayan ako ni Tatay sa pagbaba ng marahan sa may papag. Nang makalabas kami sa kwarto, dumiretso kami sa sala para doon mag-usap. Ano po ba yung nakita ko, Tay? Parang halimaw. Alam niyo po bang may halimaw dito sa atin? Matagal ko na itong tinatago sa inyo. Pero ang amo natin ay mga gabunan. Ano kong gabunan? Isang lahi yun ng aswang. Mga aswang na kumukuha ng lakas sa buwan. Hindi sila ordinaryong aswang lang. Mas malakas sila kumpara sa iba. Isa yan sa dahilan kung bakit ayokong lumaban sa kanila. Dahil ayokong dumating ang araw na tayo naman yung sasaktan nila. Tay, hindi ba dapat dahil alam niyo mga aswang pala yung pinagsisilbihan natin? Dapat umalis na tayo? Paano kung kahit hindi tayo lumaban sa kanila, saktan nila tayo? Anak, matagal na tayo naniniraan dito sa kanila. Halos 10 taon na din mula nang nawala ang nanay mo. Kung sasaktan nila tayo, hindi ba dapat noon pa? Pero Tay, kahit na po, nakita ko kung paano hinaklit nung aswang na yun yung isang babae. Alam mong pumapatay sila ng tao. Hindi ka ba nahahabag? Anak, alam mo namang wala akong magagawa. Wala tayong mapupuntahan dahil wala naman dito yung kamag-anak natin eh. At kung magpaalam tayo na aalis, ano sa tingin mo maaari mangyari sa atin? Pwedeng harangan nila tayo, tapos gawin pagkain dahil iisipin nilang pagkakalat natin yung lihim nila. Pero Tay, paano ka ba napunta sa sitwasyong to? Kailan mo na lamang mga gabunan sila? Noong nakarang taon ko lang nakumpirma. Matagal ko na napapansin pero nanatiling tikom ang bibig ko. Nakausap ko naman si Sir Tibak. Sinabi niyang hindi niya tayo gagalawin. Basta't manatili lang tayo tapat sa kanya. Hindi ko na halos mabilang kung ilang beses kung kinumbinsi si Tatay na umalis na mula ng gabing yon. Pero kahit anong pangungumbinsi ko sa kanya, hindi niya ako pinapakinggan. Nanatili siyang matigas sa desisyon niyang manatili kami dahil hindi naman kami sinasaktan ng mga amo naming aswang. Kaya wala akong magawa kundi ang sundin si Tatay. Ang inis at galit ko tuloy sa mga amo namin, napalitan ng labis na takot. Sa tuwing uutusan ako ni Sir Tibak o kaya naman ni Sir Tantan, hindi ko maiwasang mas bilisan ang pagsunod dahil natatakot ako na baka bigla na lamang silang maging aswang at gawin akong pagkain kapag napainit ko ang ulo nila. Nag-umpisa na akong magkaroon ng matinding takot sa kanila na ayokong maramdaman ng mga kapatid ko
kaya nanatili na lang akong tahimik. Habang abala ako sa paghuhugas ng pinggan sa bahay ng mga amo namin, narinig ko ang hagikikan mula sa sala. Hindi babaero si Sir Tantan, mas lalo naman si Sir Tibak na matanda na. Kaya nagtaka ako kung sino yung babaeng kausap at katawanan ni Sir Tantan. Sa pagtataka, kaagad akong sumilip mula sa pinto ng kusina at nakita si Sir Tantan at si Ate Lani. May hawak na libro si Ate Lani habang nakangiting may sinasabi kay Sir Tantan. Oh, ba't tumatawa ka? Niloloko mo lang yata ako eh. Hindi naman ganyan formula niyan eh. Tama yan at saka sure ako. Ewan ko sa'yo sir, nakarating ka na ng 4th year college pero hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung paano hanapin yung X at Y. Eh, importante pa ba yung X and Y na yan? Hindi naman kasi ako magiging mathematician o scientist eh. Pero bakit kailangan pa pag-aralan yung mga bagay na yan? Ewan ko din sir, kung anong itinuturo sundin na lang natin. Alam kong minsan nagpapaturo si Sir Tantan kay Ate Lenny tungkol sa mga homework niya. Minsan pati sa thesis nagpapatulong ito. Pero ngayon ko lang napagtanto kung gaano sila ka-close. Malayo sa trato ni Sir Tantan sa akin. Malambing siya kay Ate. Kung noon wala akong pakialam, ngayon nagsimula na akong mangilabot. Ang isiping malapit si Ate sa isang aswang, hindi ko matanggap. At paano kung ginagamit palang taktika ni Sir Tantan ang pagiging malapit kay Ate para gawin niya itong biktima? Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon, kinausap ko si Ate Lani. Ate, kailan pa kayo naging close ni Sir Tantan? Close naman talaga kami ah, noon pa. Bakit mo naman natanong? Paano mo nagagawang maging close kay Sir Tantan? Eh sinusungitan at pinagsasalitaan ako ng masakit nun. Lara naman, hindi porket sinusungitan ka niya, dapat sungitan niya na rin ako. Mabuti nga at hindi masungit sa akin eh. Palibasa kasi minsan may pagkatanga ka siguro, kaya sinusungitan ka. Ate naman, talagang ipinagtatanggol mo pa si Sir Tantan? Kailan mo pa natutunang sabihin niyang salitang yan sa akin? Eh pasensya ka na, nakakainis lang kasi. Bakit kailangan ikumpara mo ang trato ni Sir Tantan sa akin kaysa sa'yo? Hindi mo na dapat bang ikinukumpara yun. Ang sa akin lang, hindi ka dapat nagiging malapit sa kanya. Bakit? Dahil amo natin sila. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan yung amo at katulong? Ha? At talagang magkaibigan na kayo? Oo, matagal na. Hindi mo alam kasi masyado kang busy sa kakareklamo sa masamang ugali nila. Ikaw Lara ha? Itigil mo na yung pag-uugali mo, puro masasamang ugali lang ang nakikita. Hindi mo kasi nakikita ang kabaitan nila eh. Ano? Eh sa pagkakatanda ko, hindi naman sila naging mabait kahit kailan. Eh baka sa'yo lang, kasi nga may pagkaengot ka. Ate, yan bang natututunan mo kay Sir Tantan? Kailan ka pa naging ganyan magsalita? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Bakit nasasaktan ka dahil totoo? Makikipagsagutan pa sana ako kay Ate kung hindi lang ako nabigla nang may lumagapak sa ulo niya. Hinampas siya ni Kuya Leon sa ulo gamit ang palad niya. Hoy, siraan na ba tuktok mo para sabihan yung kapatid mo ng engot? Mas pinagtatanggol mo pa yung lalaki nyo kaysa sa kapatid mo minamaltrato. Bakit ka ba nangingialam sa away naming dalawa? Ano ba kasing nangyayari sa'yo, Lani? Sa inis ni Ate Lani, marahas na hinagis niya ang damit na hawak niya sa may planggana. Nagtalsika ng mga tubig kasama na ang sabon bago siya tumayo at inis na hinarap si Kuya. Bahala nga kayo sa buhay niyo. Nakakainis kayo. At saan ka pupunta? Yung labahin mo dito. Iiwan mo na naman ba ito kay Lara? Bahala nga kayo dyan. Kayo na lang maglaba niyan. Hindi kami makapaniwala sa ikinikilos ni Ate Lani. Hindi naman kasi ganon ang ugali niya. Malambing at mahinhin siya. Pero nitong mga nakaraang araw na nagiging close sila ni Sir Tantan, parang nag-iiba rin ang ugali niya. Para bang kagaya ni Sir Tantan, nagiging matabili na rin ang dila niya. Nagiging masungit at mainitin ang ulo.
Pero pagdating naman kay Sir Tantan at kay Sir Tibak, mabait siya. Dumaan ang mga araw na ganun ang sitwasyon. Madalas kong kinakausap si ate na huwag masyadong maging close kay Sir Tantan dahil hindi niya alam ang tunay na motibo nito sa pagiging mabait. Pero ang palagi niyang sagot sa akin, hindi raw lahat ng pinapakitang kabaitan ng tao ay may masamang motibo. Pinalalabas niya pa na ako ang masama. Isang araw, nakita ko siyang kasama si Sir Tantan sa school. Kitang-kita kong nakaakbay sa kanya si Sir Tantan. Agad nagpanting ang tenga ko nang marinig ang hagikik niya na parang napakalanding pakinggan. Kaya hinarangan ko sila. At nang makita nila ako, hindi talaga inalis ni Sir Tantan ang pagkakaakbay niya kay ate. Ate, pwede bang mag-usap tayong dalawa? Ano na naman ba yun? Gusto mo bang sabihin ko dito? Dito sa harap ng mga kaibigan mo? O sige, mag-usap tayo. Tantan, teka lang ha. Kakausapin ko lang tong kapatid ko. O sige, walang problema at baka importanteng-importante yan. Matapos niyang kausapin si Sir Tantan, binalingan niya ako ng tingin. Ang nakangiting mga mata niya, napalitan ng tila pagkairita ng balingan niya ako. Nang bitiwan niya si Sir Tantan at lumapit sa akin, galit na hinaklit niya ang braso ko at hinatak ako palayo kay Sir Tantan at sa mga kaibigan niya. Ate, ano ba? Ang sakit! Talagang masasaktan ka dahil sa inis ko sa'yo. Nakakainis ka na! Alam mo naman kasama ko si Tantan at yung mga kaibigan namin, di ba? Wow, ate ha! Kailan pa Tantan na lang ang naging tawag mo kay Sir? Ganun na talaga kayo ka-close? O baka may relasyon na kayo ngayon? Pakialam mo ba kung Tantan na lang ang tawag ko sa kanya? Masyado ka talagang bida-bida, no? Hindi ko alam kung anong problema mo sa pagiging close ko kay Tantan. Bakit ka ba nagagalit? May gusto ka ba sa kanya? Ano? Hinding-hindi ako magkakagusto sa katulad niya. Isa siyang... Sige, Lara, ano? Isa siyang ano? Natigilan ako dahil doon. Munti ko nang masabi sa kanya na isang gabo ng aswang si Sir Tantan. Sa totoo lang, gustong-gusto ko na talagang sabihin sa kanya ang tungkol kay Sir Tantan pero hindi ko kaya. Kung sasabihin ko sa kanya, siguradong maging siya ay makakaramdam din ng kaba na palagi kong nararamdaman. Basta, sinisiguro ko sa'yo na hindi magandang sumama kay Sir Tantan. Hindi ka dapat sumasama sa kanya dahil hindi siya magandang impluensya sa'yo. Mapapahama ka lang kapag sumama ka dyan. Bakit pa paulit-ulit ka na lang palagi? Bakit pa pinipilit mong mapapahamak ako kung sasama ako kay Tantan? Ano bang ginawa niya sa'yo para magkaganyan ka? Wala. Wala ate. Wala pa siyang ginagawa pero sigurado ako. Nararamdaman ko na may gagawin siya kung hindi ka magiging maingat. Nasapo ni Ate Lani ang noo niya at saka bumuntong hininga bago ako hinawakan sa magkabilang balikat. Makinig ka nga sa akin, Lara. Kaming dalawa ni Tantan, walang higit na relasyon kesa sa pagkakaibigan. Pero malay mo naman, kapag naging kami, hindi na tayo maghihirap. Magiging sister-in-law ka niya at hindi ako papayag na apihin ka niya. Kaya huwag kang masyadong mag-alala. Ate, huwag ka nang mangarap na maging higit pa kayo sa magkaibigan. Hindi mo alam kung anong klaseng tao siya. Kaya pakiusap naman, makinig ka sa akin. Ihunt ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Basta wag na wag mo nang uulitin yung eksena mo kanina. Masasabunutan na talaga kita sa susunod. Kahit na anong sabihin ko kay ate, hindi talaga siya nakikinig sa akin. Hindi ako makapaniwala na ganun nakatigas ang ulo niya. Kaya naman pinlano kong kausapin si tatay para sabihin sa kanya ang sitwasyon. At nang makakuha ako ng pagkakataon, habang namamahinga siya sa palayan, sinadya ko na yon para sabihin sa kanya. Tay, okay lang po bang kausapin kita saglit? Siesta mo ngayon, di ba? O sige, pero saglit lang ha. Saglit lang di kasi yung oras na pahinga ko. Ano bang gusto mo pag-usapan? Eh, tay, gusto ko lang po sanang sabihin sa'yo yung tungkol sa pagiging malapit ni Ate Lani kay Sir Tantan. Oh, ano naman problema kung malapit silang dalawa? Tay naman,
Alam mo naman kung ano sila, di ba? Eh, hindi ba dapat mag-alala ka dahil baka may gawing masama si Sir Tantan kay ate? Na baka may ibang motibo siya kaya malapit siya sa kanya. Hindi ko alam kung ano masama sa pakikipagkaibigan o pagiging malapit sa kagaya nila. Hindi ba't mas mabuti nga yun para hindi nila tayo gawa na masama? Tay, isipin nyo na lang. Close si Sir Tantan kay ate. Samantalang sa akin ang sama ng ugali niya. Eh, baka hindi lang talaga kayo nagkakasundo ni Sir Tantan. Hayaan mo na at huwag mo nang masyado isipin yung bagay na yan. Pero tay, nag-iiba na yung ugali ni ate. Galit siya kapag pinagsasabihan ko siya tungkol sa pagiging close niya kay Sir Tantan. Anak, sino ba lamang kasing hindi magagalit kung palalayuin ka sa taong malapit sa'yo? Tatay naman, kakampihan mo ba talaga si ate? Ay basta, huwag mo nang masyadong intindihan niyang ganyang bagay. Sasakit lang ang ulo mo kaiisip. Kung ano man yung natuklasan mo tungkol sa kanila, huwag mo na lang masyadong isipin. Masakit man sila kung magsalita. Sigurado akong hindi nila tayo kayang patayin dahil matagal na tayong tapat na naninilbihan sa kanila. Matapos sabihin yun ni tatay, tumayo na siya mula sa kinauupuan niyang kawayang bangko. Saka tinapik ang balikat ko bago siya nagpatuloy sa pagtatrabaho. Bumuntong hininga na lamang ako at saka napailing. Baka nga ako lang ang masyadong nag-iisip ng negatibo. Baka nga hindi dapat ako mag-alala sa pagiging malapit ni ate kay Sir Tantan. Ang mga sinabing yon ni tatay ang nagpatigil sa akin sa pag-iisip tungkol sa bagay na yon. Minsan, naiinis ako kapag nakikita ko si Ate Lani at si Sir Tantan na magkasama at nagtatawanan. Pero pinapakalma ko na lang ang sarili ko. Kahit sa school, madalas na silang magkasama. Napapansin ko pa na parang nagiging bulakbul na si ate. Sumasama siya sa mga barkada ni Sir Tantan na puro pasaway. Sa halip na intindihin yon, binaliwala ko lang. Ang importante, hindi bumababa ang grades niya. Yun nga lang, isang gabi ay tila sumobra na siya sa limit na meron siya. Kakahimbing ko lang sa pagtulog. Narinig ko ang malakas na sigaw ni tatay. Isang bagay na kahit kailan, hindi niya ginawa sa aming magkakapatid. Nakita ko si kuya na nakatayo sa tabi ng pinto. Pero kahit wala roon, naririnig namin ang pagtatalo ni tatay at ni ate dahil maninipis na plywood lang naman ang tabing sa mga kwarto. Lani, hindi kita pinalaki ng ganito. Hating gabi na lalabas ka pa? Tay, lagpas na po ako sa tamang edad para pagbawalan niyo pa ako. Hindi! Hanggat nandito ka sa pamamahay ko, hindi ka pwedeng umalis na walang permiso ko! Ay, alam mo tay, sakal na ako sa ganitong klaseng buhay. Nakakapagod maging sunod-sunuran sa inyo. Hindi pa pwedeng gawin ko naman yung gusto ko? Eh, saan ka ba kasi pupunta? Imposible naman thesis yung pupuntahan mo ng ganitong 10 oras ng gabi. Oo na nga, tay. Hindi nga thesis. Gusto ko lang magliwaliw dahil birthday ng kaibigan ko. Ako lang ang hindi nakakasama kapag may birthday sa gabi. Ako, huwag mong pinaglolo ko, Lani, ha? Anong birthday sa gabi? Anong akala mo sa akin, pinanganak kahapon? Hindi lang birthday ang pupuntahan mo doon. Yun ang nasisiguro ko. Kaya bumalik ka na sa kwarto at matulog ka na. Nakakainis talaga tong buhay na to. Hindi pwedeng maging masaya. Nang marinig namin ni Kuya ang padabog na yabag ng mga paa ni Ate Lani pabalik sa kwarto, nagmamadali kaming bumalik sa higaan at nagkunwaring tulog. Pagkapikit ko, saktong bumukas at sumara ang pinto at narinig ko pa ang pagmamadaling umakyat ni ate sa double deck. Lumangit-ngit yon dahil gawa lang naman sa kahoy. Kaduda-duda na talaga ang ikinikilos ni ate. Pero hinayaan ko na lang din yon. Inisip kong lilipas lang din ang ganitong ugali ni ate. Na baka pakiramdam lang niya, hindi niya na magawa ang mga bagay na gusto niyang gawin. Pinilit ko yung intindihin kagaya na lang ng pag-intindi ni tatay sa nararamdaman ni ate. Pero sa sumunod na araw, naisip kong mali palang hayaan. Na sana pala,
sinunod ko na lang ang instinct na nararamdaman ko. Dahil sa sumunod na umaga, ginising kami ni tatay ng napakaaga para lang itanong kung nasaan si Ate Lani. Abay, nasa may batang yon? Diyos ko naman, sinabihan ko na siyang huwag lalabas pero matigas ang ulo. Eh tay, hindi kaya may boyfriend na yon? Baka naglayas at pumunta sa boyfriend niya. At sino namang boyfriend noon? Wala naman siyang sinasamahang lalaki sa school kundi si Sir Tantan lang. Ibig mo ba sabihin, baka si Sir Tantan yung boyfriend ni Lani? Kinutuban ako sa tanong na yon ni Kuya. Kaagad akong napasulyap kay tatay. Pero taliwas sa sagot na gusto ko, umiling siya. Imposibleng patulan ni Sir Tantan yung kapatid nyo. Hindi natin alam, tay. Tignan natin sa bahay nila. Kapag wala ron si Sir Tantan, malamang magkasama sila. Pero Leon... Tay, tama si Kuya Leon. Wala talagang ibang nakakasamang lalaki si ate kundi si Sir Tantan lang palagi. Kaya halika na kuya, puntahan natin ang bahay ng mga amo natin. Talaga kayong mga bata kayo? Ano ba kinalaman ni Sir Tantan sa kapatid ninyo? Hindi na namin pinakinggan pa si tatay. Dire-diretso kaming lumabas ng bahay at dumiretso sa bahay ng mga amo namin. At nang makarating kami roon, walang pinalampas na pagkakataon si kuya para kumatok sa pinto. Ilang saglit pa ay lumabas ang naiinis na mukha ni Sir Tibak. Parang kagigising lang niya at parang uusok ang ilong dahil sa galit. Lintik na! Kaya aga-aga kumakata kayo sa bahay ko! Hindi ba't sinabi ko sa inyo, alas 8 kayo pumunta dito kung maglilinis kayo sa bahay ko? Eh, Sir Tibak, nawawala po kasi yung kapatid kong si Lani. Nandyan po ba si Sir Tantan? Malapit po kasi sila ni Lani. Baka alam niya kung nasan po si Lani. Magda-magda, tutulog ang anak ko sa kwarto niya. Hanggang ngayon tulog pa nga eh. Ano bang kinalaman niya sa pagkawala ng kapatid niyo? Eh, Sir, baka pwedeng makausap si Sir Tantan para sigurado lang ho. Ha! Wizard! Maghintay kayo dyan, tatawagin ko. Pero sinasabi ko sa inyo, walang kinalaman ng anak ko sa pagkawala ng kapatid ninyo. Pagkatapos sabihin niyo ni Sir Tibak, bumalik siya papasok sa loob ng bahay nila para tawagin si Sir Tantan. Habang kaming dalawa ni Kuya, kinakabahang nag-abang lamang sa labas. Umaasa na sana may magandang balita kaming marinig mula sa kanya. Ilang saglit lang, galit na lumabas si Sir Tantan kasunod si Sir Tibak. Oh, ano problema nyo? Bakit sa akin yung inahanap si Lani? Eh sir, ikaw lang naman ang palaging kasama ni Ate Lani. Hanggang sa school, palagi kayong magkasama. Kaya siguradong alam mo kung nasan siya. Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip, no? Porke ba magkasama kami palagi? Alam ko na kung nasan yung kapatid nyo. Hawak ko ba yung utak niya kung saan niya gustong pumunta? Alam mo yun, sir. Dahil magkapareho kayo ng mga kaibigan at... Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang pigilan ako ni Kuya Leon. Napatingin ako sa kanya. Nagtataka. Doon ko lang na-realize na galit pala ang tono ko. Kaya imbis na ako ang magsalita, si Kuya Leon ang nagpatuloy. Eh, Sir Tantan, nagbabaka sakali lang kami. Dahil sabi ni Lara, magkasama kayo palagi sa school. At magkapareho po kayo ng mga kaibigan sinasamahan. Baka may kakilala kang pwede niyang samahan. Ay, ewan ko sa inyo. Sa dami ng mga kaibigan ko, malay ko ba kung sino dun yung sinamahan ni Lani? Ang aga-aga, tulog pa ako dapat pero iniistorbo niyo kami. Eh, pasensya na kayo, Sir. Nagbabaka sakali lang naman po kami. Pwes, wala kayong malalaman sa akin tungkol sa kapatid nyo. Ang landi-landi kaya niyan, kaya sigurado akong nakipagtaanan niyan sa boyfriend niya. Sino boyfriend, sir? Ikaw lang naman ang palaging kasama niya. Ano? Pakialam ko sa kapatid mo kung sino yung boyfriend niya. Lumayos na nga kayo sa harap ko. Bumalik kayo mamaya kapag magluluto na kayo na almusal, ha? Mga buwisit!
Bukang wala talaga siyang alam, Lara. Walang alam? Hindi ba kaduda-duda siya, kuya? Parang galit na galit siya, itinatanong lang naman natin siya. Para sa akin, guilty yung mga ganong kilos niya. Hindi ko rin alam, Lara. Kasi kung siya nga yung kasama ni Lani, edi sana nandyan lang siya sa bahay nila. Eh paano kung wala na pala si ate? Ano ka ba naman, Lara? Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Buhay si Lani. Naglayas lang siguro dahil sa sama ng loob niya. Dahil napagalitan siya ni tatay kagabi. Ay, sana nga kuya. Sana naglayas lang talaga si ate. Mas mabuti nang lumayas lang talaga si ate. Kesa ang iniisip ko ang nangyari sa kanya. Natatakot akong baka biniktima nga talaga siya ni Sir Tantan. Pinalipas namin ang isang araw na hindi hinahanap si ate. Inisip namin na baka umalis lang siya ng isang araw at uuwi rin. Pero lumipas ang tatlong araw hanggang isang linggo, hindi na talaga siya bumalik. Kaya napagpasyahan naming ipaalam na sa mga pulis ang tungkol sa pagkawala ni Ate Lani. Yun nga lang, naibalita na sa buong baryo namin na missing siya. Pero hindi pa rin namin siya nakikita. Ni walang lumalapit sa amin at nagsabing nakita nila ang ate ko. Kaya mas lalong lumakas ang suspecha ko na baka si Sir Tantan nga talaga ang may sala. Oh! Pagkatapos mo ugasan yung plato, kunin mo ang mga damit ko at ni Tantan sa itaas. Nasa labas lang ng kwarto namin kaya huwag kang papasok sa loob, ha? Ayokong may pumapasok at nangingilam sa mga gamit namin. Oo po, sir. Bilisan mo at mataas ang araw ngayon. Kailangan matuyo yan dahil may pupunta na ako mamayang gabi. Oo po, sige po, sir. Gagawin ko po. Isang normal na araw lang yon kung kailan naglilinis ako sa bahay ng mga amo namin. Pero nang utusan ako ni Sir Tibak na maglaba ng kanilang mga damit, doon ako nakapagplano ng dapat kong gawin. Pagkatapos kong maghugas ng pinggan, nagmamadali akong umakyat sa pangalawang palapag ng bahay nila. Alam kong wala si Sir Tantan dahil pumasok siya sa school habang si Sir Tibak naman lumabas. Malamang dumiretso na sa sakahan. Sinamantala ko ang pagkakataong yon. Hindi ko na muna kinuha ang mga labahin. Tinangka kong pumasok sa kwarto ni Sir Tantan. Pero nakalak. Hahanap na lang sana ako ng alambreng pangbukas. Pero napasulyap ako sa pinto ng kwarto ni Sir Tibak. Dumiretso ako sa pinto at hinawakan ng doorknob. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nang mapihit ko yon at mabuksan. Pagpasok ko, sinara ko agad ang pinto. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid para maghanap ng pwedeng ebidensya na sila nga talaga ang kumuha kay Ate Lani. At tama ako. Tama ang hinala ko dahil nakakita nga ako ng ebidensya. Lara, ano nangyari sa'yo? Kuya, kuya, tama ako. Tama ako ng hinala. Anong sinasabi mo dyan? Anong hinalang sinasabi mo? Si Sir Tibak yung kumuha kay Ate Lani. Sigurado ako kinain niya si ate. Hindi kita maintindihan. Anong kinain na sinasabi mo? Anong akala mo kay Tibak, aswang? Oo, kuya. Aswang silang mag-ama. Nakita ng dalawang mga mata ko noon bago pa mawala si ate. Nakita ko yung itsura nila. At inamin na din sa akin ni tatay na may lahing aswang yung mga amo natin. Mga gabunan daw sila. Lahi daw ng aswang na mas malakas kesa sa iba. Imposible ang sinasabi mo. Hindi ako naniniwala. Matagal na tayo nakatira sa lupang ito pero hindi ko kailanman sila nakita. Kuya, maniwala ka sa akin. Kung hindi silang may sala kung ganun, bakit nasa kwarto ni Sir Tibak yung kwintas ni Ate Lani? Mula sa bulsa ko, dinukot ko roon ang kwintas na nakuha ko sa kwarto ni Sir Tibak. Kitang-kita ko kung paano namilog ang mga mata ni Kuya. Nagmamadali niya kinuha ang kwintas mula sa aking kamay at tinitigan itong maigi. Gumuhit ang kaba sa kanyang mukha
hanggang sa muli niyang ibinalik ang atensyon sa akin. Sigurado ka ba, Lara? Sigurado ka bang nakuha mo to sa kwarto ni Sir Tibak? Oo, kuya. Sinasabi ko sa'yo, aswang nga sila. At sigurado ako kinain nila si ate. Nung una pa lang na naging malapit si ate kay Sir Tantan, sigurado na talaga ako may kakaiba. Sigurado akong hindi tama ang masyadong pagiging close niya kay Sir. Pero talaga bang may aswang? Talaga bang kumakain sila ng tao? Oo, Leon. Mga aswang ang magamang yon. Napalingon kami kay tatay nang bigla itong pumasok sa loob ng bahay. Ano nangyari, Lara? Totoo ba yung narinig ko? Si Sir Tibak yung kumuha kay Lani? Tay, nakuha ko po yung pintas ni Ate Lani sa kwarto ni Sir Tibak. Sigurado ka ba dyan, Lara? Baka naman nagkakamali ka lang. Sigurado ako, Tay. Yung kwintas na bigay ni nanay kay ate, yun yung nakuha ko sa kwarto ni Sir Tibak. Sus, Ginoo, mahabagin langit. Napabulala si tatay sa isinagot ko. Agad siyang napahawak sa kanyang dibdib. Kaya naman nagmamadali ring lumapit sa kanya si kuya para alalayan siya. Mapapatay ko yung magamang yon! Tay, kumalma ka muna. Yung puso mo. Sinong kakalma sa sitwasyong ito? Pagkatapos ko silang pagsilbihan, pagkatapos natin inaalay mga buhay natin sa anila, ibinaba ko na sarili ko para sa anila. Hinayaan kong maltratuhin tayo at pagsilbihan ang masamang mga hayop na yon. Pagkatapos ganito, gaganti nila sa atin! Tay, hindi pa naman tayo sigurado. Paano kung napulot lang pala ni Sir Tibak yung kwintas ni Lani? Hindi ka pa rin ba naniniwala, kuya? Ako na mismo ang nakakita kung anong klaseng halimaw sila. Kahit na, hindi sapat ang ebidensyang meron tayo para akusahan sila. Kahit pa aswang sila? Mabuti pa, magbunta tayo sa albularyo. Kailangan natin makasiguro kung tama ba hinala natin. Kung ganon, hali kayo. Umalis na tayo para malaman natin ang sagot. Kailangan na rin natin maganda. Dahil kung talaga sila nga ang gumawa na kasamaan sa anak ko, lintik lang ang walang gante. Sinamantala namin na wala si Sir Tibak at si Sir Tantan bago kami umalis ng bahay para magtungo sa isang kilalang albularyo. Dumayo pa kami sa kabilang baryo dahil wala namang albularyo sa amin. Mahaba ang pila sa albularyong yon. Higit isang oras din kaming naghintay. At mukhang magaling na albularyo talaga ang nalapitan namin. Dahil sa oras na makita niya kami, kaagad siyang napailing. Pwede ba akong makahingin ang gamit ng taong hinahanap ninyo? Heto po, kwintas po ng anak ko. Ibinigay ni tatay ang kwintas ni Ate Lani sa albularyang kaharap namin. Nang kunin niya ito, pumikit siya at bumulong sa hangin ng mga salitang Latin na hindi namin maintindihan. Hanggang sa magmulat siya ng mga mata at tiningnang muli si tatay. Wala na akong nararamdamang presensya niya. Mabilis na bumalot ang kaba sa aking dibdib nang marinig ang sinabing yon ng albularyo. Ramdam ko rin na kagaya ng nararamdaman ko. Ganon din ang naramdaman nila kuya at tatay. Anong ibig mo sabihin? Maupo na muna kayo. Kailangan niyong maging handa sa sasabihin ko. Kagaya ng sinabi sa amin ng albularya, naupo na muna kami sa mahabang kahoy na upuan na naroon. Nang makaupo na kami, saka siya nagpatuloy. Sa anak mo ito, hindi ba? Oo, sa kanya yan. Ang kwintas na ito ang nagsasabi sa akin na wala na siya. At kung ano man ang hinala ninyo, tama kayo. Tama ho kami na yung amo namin ang kumuha kay ate? Na sila ang kumain sa kanila? Oo, iha. Tama ang iniisip mo. Isang gabo ng aswang ang pumatay sa kanya. Pumatay?
ibig mo sabihin, patay na yung anak ko? Oo. Napaibig siya ng aswang na ito dahil sa isang gayuma. Pagkatapos ay kinain niya ang dalagang ito. Diyos ko! Sabihin mo sa akin, nagsisinungaling ka lang. Buhay pa yung anak ko! Gustuhin ko mang sabihin yan sa'yo, pero hindi ko magagawa. Dahil hindi ko na nararamdaman ang presensya ng anak mo sa mundong ito. Wala na siya. Kung ganun, sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para mapatay ko yung halimaw na yon. Papatay ko sila! Maghanda kayo. Hindi basta-basta mapapatay ang isang gabunan. Bukod sa malakas siya, may pumoprotekta sa kanya. Kaya niya kayong patayin kahit mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya? Oo. Sino sa kanilang dalawa? Mag-ama yun? Hindi yun mag-ama. Basta, kailangan niyong maghanda dahil hindi niyo alam ang maaaring mangyari. Magdala kayo ng mga pangontra gaya ng asin, bawang, buntot page o bolo na pwedeng makasakit sa kanya. Malakas na klase ng aswang ang kakaharapin ninyo. Eh, gaano ho kalakas? Malakas. At ang kanyang lakas, hinuhugot niya sa bilog na buwan. Kaya huwag kayong susugod kapag bilog ang buwan. Sumugod kayo sa araw na alam niyong mahina siya. Sinunod namin ang lahat ng sinabi ng albularyo. Inalam namin ang araw kung kailan hindi bilog ang buwan. Pero ang problema lang, ipinagtataka namin ang sinabi nito na hindi mag-ama at isa lang daw ang aswang. Nanatiling palaisipan sa amin yon. Tay, sigurado ka ba talagang aswang silang dalawa? Noong natuklasan ko ang lihim nila, inamin sa akin ni Sir Tibak na mga gabunan sila. Kung gabunan ng tatay, gabunan din ang anak. Baka nagkamali lang yung albularyo. Eh kung nagkamali yung albularyo, ligtas bang ituloy natin yung planong gumanti sa kanila? Sapat na sa akin ang ebidensya meron tayo. Walang duda sila ang may gawa dahil hindi naman mapupunta sa kwarto ni Tibak ang kwintas kung hindi sila. Kagaya nga na sinabi mo, bigla na lang nagbago yung ugali niya. Napansin ko rin naman yon. Naging mas malapit din siya kay Sir Tantan na hindi ko naman masyadong inintindi. Ang totoo, kasalanan ko rin dahil hindi kita pinakinggan no sinabi mo sa akin yung napansin mo. Wala kang kasalanan, Tay. Masyado ka lang nagtiwala sa mga yun dahil matagal na natin silang kasama. Kahit pala matagal mo na kasama, pwede ka pa rin pagtaksilan. Basta, Tay, kahit anong mangyari, makakamit natin ang hustisya. Gagawin natin ang lahat para mapatay yung mga aswang na yun. Di paghihiganti natin yung ginawa nila kay Ate Lani. Tumango na lamang si Tatay sa sinabi ko. Nung gabi ring yun, unang beses kong narinig na umiiyak si Tatay. Nakita ko siyang umiinom ng alak habang nagsasalita. Narinig kong kinakausap niya si Nanay sa kanyang imahinasyon. Humihingi siya ng tawad sa pagpapabayang na gawa niya kaya nawala si Ate. Mahal, patawarin mo sana ako kung maaga kong naipasunod sa'yo si Lani. Mali-mali ang ginawa ko. Mali na nagtiwala ako sa demonyong yon. Ang mga aswang, kahit kailan mga aswang, mga kampon sila ng demonyo. Kasalanan ko talaga ito. Patawad! Masakit makita si Tatay sa ganong sitwasyon. Kaya pinangako ko sa sarili kong makakaganti kami. Sa sumunod na mga araw, nag-umpisa na kaming maghanda. Inihanda namin ang mga pangontra sa aswang na sinabi sa amin ng albularyang nakausap namin. Si Kuya Leo naman, nagplano ng lahat ng gagawin namin para makamit ang hustisya. Isang gabi bago ang plano naming paghihigante, abalang-abala kami sa pagbabalot ng mga bawang na ihahagi sa mag-ama. Manipis na plastic lamang ang gamit namin. Para sa oras na ihagis namin yon, mabilis na mapupunit at sasabog sa kanila.
Tay, pagkatapos ng paghihiganti natin, saan tayo pupunta? Kung noon, takot ako mawalan ng trabaho at bahay dahil iniisip ko kung anong mangyayari sa inyong magkakapatid. Ngayon, mas takot ako mawala kayo. Kaya kahit na anong mangyari, gaganti tayo sa kanila at aalis sa lupang ito. Sisiguraduhin kong hindi na sila sisikatan ng araw. Hindi po ba kayo natatakot na baka pulutin tayo sa kangkungan? Kahit saan pa tayo pulutin, Lara. Ang importante sa akin, hindi na ako muling mawalan na anak. At saka, Lara, ano ba ang silbi ko? Pwede ako maghanap ng trabaho para suportahan kayo ni tatay. Pero kuya, may tatanggap ba sa'yo? Eh, hindi ka naman nakatapos. Meron naman siguro. Kahit maliit lang yung sweldo, basta mabuhay lang tayo. Ngayon ko tuloy pinagsisisihan na imbis na mag-aral ako mabuti noon, mas pinili ko pang kumita ng pera. Eh basta, kahit ano mangyari, kahit tumira pa tayo sa kalye, mas gugustuhin ko pa kaysa sa tihising tumira sa bahay ng mga demonyo. Sana matagal ko na itong ginawa. Eh di sana hindi na ako nawalan ng anak. Tay, alam naming sinisisi mo ang sarili mo sa pagkawala ni Ate Lani. Pero sana itigil mo na dahil hindi mo naman kasalanan. Kahit kasi anong isip ko, anak? Ako lang talaga yung may kasalanan nito. Alam ko naman mga gabunan ng amo natin. Pero hinayaan ko pa rin kayo makisalamuha sa kanila. Tay, nangyari na ang nangyari. Kahit anong pagsisisi mo, hindi na natin mababawi ang buhay ni Lani. Ang kaya lang natin gawin sa ngayon, ipagiganti siya at makamit ang hustisyang nararapat para sa kanya. Tama si Kuya Leon, Tay. Ang mas mabuti pa, galingan pa natin yung paghahanda. Hindi tayo pwedeng pumalpak bukas dahil ang chance ang meron tayo isang beses lang. Tama. Kaya tama na ang drama, Tatay. Tapusin na natin to. Napuyat kami nung gabing yon. Tinapos namin ang lahat ng dapat tapusin. Pati ang mga mahahalagang gamit namin, iniligpit na namin dahil aalis kami kaagad sa oras na matapos namin ang planong paghihiganti. Kinabukasan ng umaga, umakto kami ng normal sa harap ni Sir Tantan at Sir Tibak. Nakakainis ang pang-iinsulto nila. Parang gusto ko na lamang hagisan ng asin at bawang ang mag-amang yon para matapos na ang lahat. Kaya lang, hindi ko alam ang magiging resulta nun. Kaya todo ang pagpipigil ko. Hanggang sa sumapit ang gabi, nang makita naming nakapasok na sila sa bahay at nakasara na ang mga ilaw. Inumpisahan na namin ang dapat naming gawin. Kuya, kung ako na lang kaya ang maglagay ng mga asin at bawang sa harap ng bahay nila. Maliit lang naman ako eh, kaya hindi nila ako masyadong mapapansin. Paano kung bigla silang lumabas ng bahay? Baka naman mapahamak ka. Alam ko na yan, kuya. E di kapag lumabas sila, isasabi ko sa kanila yung mga bawang at asin na inihanda ko. Hindi yun galong kadali. Hindi natin alam kung gaano sila kalakas. Kaya dapat lang na ako yung gumawa ng importanteng bagay na yan. Tama ang kuya mo. Magabang ka na lang dito at siya na yung maglalagay ng asin at bawang. Kinuha na ni kuya ang isang sako ng asin na may halong bawang. Mabigat yon kaya tinulungan siya ni tatay sa pagbubuhat. Nang makarating na sila roon, imbis na si kuya lang ang maglagay, pati si tatay ay tumulong na rin. Nakatanaw lang ako sa kanila mula sa malayo. Binabantayan kung may isa sa kanila na lalabas. Sobra ang kaba ko habang patuloy sila sa paglalagay ng asin sa paligid ng bahay. Kahit sa likod bahay, nilagyan nila. Matagal yon dahil malaki ang bahay nila. Mabuti na lang, walang lumabas sa mag-ama. At nang matapos, nanatili ako sa pwesto ko kagaya ng utos sa akin ni tatay. Dapat si tatay ang kasama ko. Pero imbis na siya ang bumalik sa tabi ko, si kuya ang gumawa. Kuya, bakit hindi si tatay ang sumama sa akin dito? Paano kung mapatay siya agad nila, Sir Tibak? Eh, nagpumilit si tatay. Gusto niya siya yung unang harap sa mag-amang aswang na yun. Pero
Pero matanda na si tatay. Baka hindi niya kayanin. Hindi ko hayaang mangyari yun. Kailangan makalis tayo dito ng buhay. Sa pagkakataong yon, habang nakatanaw kay tatay at naghihintay ng susunod na mangyayari, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nanlalamig ang mga kamay ko habang hawak ang isang plastic ng asin na may bawang. Tibak! Lumabas ka dito, aswang ka! Papatayin kita! Buong akala ko noon, duwag ang tatay ko. Dahil palagi niya lamang hinahayaan ang mga taong umaapi sa amin. Lalo na sila, Sir Tibak. Pero habang pinapanood ko siyang sumisigaw, tinatawag si Sir Tibak habang nakataas ang hawak niyang itak. Napagtanto kong dinedepensahan lamang pala niya kami. Na ang ginawa niyang pagbaba ng kanyang pagkalalaki at pride para protektahan kaming magkakapatid. Demonyo kang aswang ka! Lumabas ka yan! Ipakita mo sa akin ang tapang mo! Sa huling sinabing yon ni tatay, pabalibag na bumukas ang pinto at bumungad si Sir Tibak. Galit na galit ang mukha nito. Kailan ka ba natutong mag-eskandalo, Lando? At ngayong gabi pa talaga? Natuto ako mag-eskandalo dahil sa'yo! Ano ba kasing inihimutok mo? Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Ano? Sinong anak bang sinasabi mo? Nagmamangmangang ka ba? Nakita ni Lara ang kwintas ni Lani sa kwarto mo! Kaya wag mo akong tanungin kung sino dahil sigurado akong alam mo kung anong kademonyo ang ginawa mo! Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Lando. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na! Lumayas kayo dito sa lupa ko! Talagang lalayas ako dito! Pero lalayas lang ako kapag napatay ko na kayong magamang aswang! Halika dito! Lumapit ka! Ipakita mo ang tapang mo! Mula sa pinagtataguan namin ni Kuya, nakita namin kung paano umismid si Sir Tibak. Tumingin ito sa ibaba. Hindi ko maiwasang kabahan nang makitang napansin niya ang mga asin na inilagay namin doon. Paano kung iwasan niya ang asin? Lagot si tatay. Pero lahat kami ay nagulat nang umupo si Sir Tibak at dinampot ang asin ng walang kahirap-hirap. Ang inaasahan namin ay masasaktan siya kapag naapakan niya ang asin. Pero hindi ganon. Normal lang siyang nag-angat ng tingin kay tatay at saka umismid. At sa tingin mo talaga, mapapatay mo ko gamit ang walang kwentang asin at bawang na to? Anong ibig sabihin nito? Paano mo nahawakan yung asin? Nako, Lando. Matagal ka na naninirahan dito pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba napapansin? Nagluluto ang mga anak mo sa bahay ko. Nagtitibla sila ng asin at bawang sa mga pagkain niluluto nila. Pero hindi mo yun naisip. Ibig mo sabihin, niloko mo ako? Hindi ka aswang? Sa wakas, natauhan ka rin. Tao ako, Lando! Nilagpasan ni Sir Tibak ang asin. Inapakan niya pa yon bago tinawid ang distansya nila ni tatay. Bilang depensa, iniharang ni tatay ang itak niya. Kaagad akong napatayo. Maging si Kuya ay ganun din ang ginawa. Paano nangyaring hindi ka aswang? Kitang-kita kong nang biktima ka ng tao. Nakita ko ang pangit mong katauhan bilang gabunan. Hindi ko maiwasang sumigaw habang patakbong palapit kila tatay. Lumingon naman sa akin si Sir Tibak saka natawa. Alam din pala na anak mo. Ang tapang mo rin talaga, Lando. Hindi kayo umalis kahit alam na ng anak mo na may gabunan sa lugar na to. Nang sabihin yon ni Sir Tibak, doon ako natauhan. Naestatwa ako sa kinatatayuan ko bago ibinaling ang tingin sa may pinto ng bahay nila. Doon ko napagtanto ang sinabi ng albularyo na isa lang ang aswang at hindi sila mag-ama. Kung ganun, hindi mo anak si Sir Tantan? Mismo! Pero tinuring ko siyang anak
dahil sobrang laking ginhawa na binigay niya sa akin mula nang kubkubin ko siya. Ginhawa? Anong ibig mo sabihin? Si Tantan, yan ang nagbigay ng ginhawa sa buhay ko. Nang dahil sa kanya, yumaman ako. Kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kailangan kong ibigay sa kanya ang pangangailangan niya! Teka, pangangailangan? Oo, ang mga tao. Ano ba ang pangunahing pangangailangan? Pagkain. Pero ano bang ibig mo sabihin? Yung mga taong binibiktima niya, ikaw yung nagbibigay sa kanya? Ano ba sa tingin mo, Lando? Nakita mo na noon kung paano siya kumain ng tao, di ba? At anong ginawa mo? Hindi ba't nagbulag-bulagan ka? Para saan? Para sa sarili mo rin! Alam mo naman may mga taong nawawala. At alam mo kung sino ang may sala, pero wala ka rin ginawa. Pagkatapos ngayong anak mo ang nawala, saka ka lang ngangawa. Tarantado ka. Ibig sabihin, totoo nga. Pinakain mo anak ko sa aswang ngayon. Hayop ka talaga! Binitiwan ni tatay ang itak niya at mabilis na kinwelyuhan si Sir Tibak. Bago niya ito sinuntok sa muka, kaagad na tumilapon sa lupa si Sir Tibak. Pero kahit na pwersadong tumilapon ito, tumatawa pa rin na parang demonyo. Walang hiya ka! Oo! Tiniis kong itago ang katotohanan na alam kong kumakain kayo ng anak mo ng tao! Tiniis ko ang lahat ng yon para sa kapakanan ng anak ko! Para hindi sila mapahamak! Para patuloy silang may matirahan! Iniisip kong hindi nyo kami sasaktan dahil matagal na kaming tapat sa inyo! Kaya nga, Lando, pagkasunduan na lang natin to! Ano pagkasunduan na sinasabi mo? Makinig ka sa akin, Lando. Pasensya ka na kung si Lani ang pinakain ko sa anak ko. Matagal nang gustong gusto ni Tantan si Lani. Pinipigilan ko lang siya. Kaya lang, naubusan na ako ng bibiktimahin. At dahil si Lani ang gusto ni Tantan, ginawa ko na lang ng paraan. Gumamit ako ng gayuma para mas maging madali kay Tantan nakakitin at kainin si Lani. Pasensya ka na talaga, Lando. Gipit lang talaga ako ng mga araw na yon. Babayaran kita para sa buhay na anak mo. Magkano ba ang gusto mo? Eh, gago ka pala eh. Walang hiya ka. Walang halagang tutumbas sa buhay na anak ko. Kaya ngayong gabi, magkamatayan na. Pero papatay ko kayo, makaba! Kaagad na dinampot ni tatay ang itak at akma sanang ihahampas na yon kay Sir Tibak. Pero pare-pareho kaming napahinto nang makarinig ng malahayop na ungol. Napalingon kami sa direksyon ng pinto at mula roon, lahat kami ay napaatras nang makita ang isang gabunan. Ang itim na balat nito ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang puting buhok nito ay nangingibabaw at ang mga mata niya pulang-pula at nandilisik. Papatayin mo ko, Lando! Sige! Pero dumaan ka muna sa bangkay ng anak ko! Taliwas sa inaasahan ko, hindi ka agad ako nakagalaw. Naestatwa ako roon ng ilang segundo bago ko nakita si Kuya Leon na inumpisahan ng ibato ang mga bawang at asin na hawak niya. Sa pagkataranta ko, nanginginig kong inihagis ang isang plastic ng asin na may bawang. Nang tumama ito sa gabunang aswang na nasa harap namin, kaagad na umusok ang balat nito. Pero tila wala yung epekto. Tulad ng sabi ng albularyo, malakas siya at tila hindi agad tatabla ng asin at bawang na ginagamit namin. Tumakbo si Sir Tibak pabalik sa loob ng bahay nila. Anak! Sapat na ang tatlong tao para sa tatlong buwan, hindi ba? Mag-enjoy ka sa masarap na hapunan mo! Pagkatapos sabihin niyo ni Sir Tibak, isinara niya ang pinto at iniwan kami sa harap ng isang malaki at nakakatakot na gabunan. Nang sumugod si Sir Tantan sa amin, mabuti na lamang at may dalang itak si tatay. Tinaga niya ang kamay ni Sir Tantan. Tumalsik ang dugo nito at mabilis na humiyaw sa sakit.
Leon, magpadali ka! Kunin mo isang sako na asin! Pero tay, paano ka? Kami na ang bahala ni Lara! Dalihan mo! Bilisan mo, kuya! Natatarantaman ay tumakbo si kuya sa pwesto kung saan kami nagtatago kanina. Doon kasi namin iniwanan ng isang sako ng asin at bawang na nakalimutan namin dahil sa pagkabigla kanina. Dumampot na ako ng bato at pinagbabato si Sir Tantan habang si tatay nagpatuloy sa paghampas ng itak. Kahit ang mga asin na nasa lupa ay pinulot ko na. Pero hindi yun sapat. Nasasakpan man siya ay alam namin hindi yun nakakamatay. Lara! Sa likod mo! Hindi ko napansin na nasa likod ko na pala ang gabunan. Mabilis niya akong nahampas at tumilapon ako sa malayo. Humampas ang likuran ko sa isang malaking bato at napakasakit nun. Dinain ko yon ng ilang minuto bago ako nagmulat ng mga mata at nakita ko kung paano nilabanan ni tatay ng mag-isa ang gabunan. Mabuti na lamang, nakabalik na si kuya. Nagawa niyang sumandok ng maraming asin sa sako at ibinuhos sa gabunan. Sa pagkakataong yon, tuluyan nang naapektuhan ang gabunan. Nasaktan ito at napahiyaw, lalo na nang muling hagisan siya ni kuya ng isang tabong asin. Nang makitang kinakaya na nilang labanan ng gabunan, bumangon ako. Paika-ikang naglakad ako patungo sa kalsada. Bala kong humingi ng tulong. Pero dahil mabagal akong maglakad, hindi pa man ako nakakarating sa kalsada. Napahiyaw na ako nang may humaklit sa buho ko at hinatak ako pabalik. At saan mo balak pumunta? Anong akala mo? Makakatakas ka! Bitiwan mo ako! Aray! Kahit kailan ka talaga, Lara! Tatanga-tanga ka! Anong akala mo? Madali kami takasan ng ganun lang! Pitaman mo ako! Bisit ka, demonyo ka! Mas masahod ka pa sa aswang! Ginagawa ko lang kung anong mas ikakaginhawa ng buhay ko. Mas masarap mabuhay na maginawa kesa sa mabuhay na marangal pero mahirap! Pagkahatak niya ng buho ko, itinulak niya ako sa sahig. Napahiyaw ako sa matinding sakit. Doble na ngayon ang sakit na nararamdaman ko. Ang mabuti pa, sumunod na kayo sa nanay at ate mo para naman one big happy family kayo! Dumampot siya ng isang malaking bato. Akma niya sana yung ihahagi sa akin, pero mabilis ko siyang inunahan. Sinipa ko ang binti niya at nabitawan niya ang bato. Mabuti na lang, naiwasan ko ang bato at nakatayo ako. Mas nilakasan ko pa ang loob ko kahit ang dami ng masakit sa katawan ko. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Wisit ka, bata ka! Bumalik ka rito! Tulungan niyo po ako, pakiusap! Tulong! Kahit may iniinda at kahit alam kong may mga sugat akong hindi ko na alam kung saan, dahil may nararamdaman akong mahapde, tiniis ko na lang. Tagaktak na ang luha ko dahil sa sari-saring emosyong nararamdaman ko. Hanggang sa makalabas ako ng lupain nila Sir Tibak. Sa gitna ng kalsada, tuluyang bumigay ang katawan ko. Nadapa ako. Walang yakang bata ka! Pinagod mo ako kakatakbo! Pagod at halos wala ng lakas, nilingon ko siya at nakitang pumulot ulit ng malaking bato. Paalam na, Lara. Salamat sa ilang taong serbisyo mo sa amin. Pagkatapos niyang sabihin yon, inangat niya ang bato at akmang ihahagi sa akin. Pero bago pa man mangyari yon, nakakasilaw na ilaw ang nagpahinto sa kanya. Kasunod nun ay ang malakas na busina ng sasakyan at ang paghinto ng makina nito. Narinig kong sinigawan si Sir Tibak ng kung sinong lalaki. Pero ang lahat ay halos malabo na. Dahil ilang minuto lang matapos dumating ang sasakyan na yon, tuluyang nawalan ako ng malay.
Lara? Lara, gumising ka na. Please, Lara. Kuya? Oh, Diyos ko. Sa wakas at gising ka na rin. Kuya, anong nangyari? Tapos na, Lara. Tapos na yung paghihirap natin. Sa wakas, naipagiganti na natin si Lani. At makakaalis na tayo sa kasumpa-sumpang baryong ito. Teka, kuya. Ano pa talaga nangyari? Napatay na namin ni tatay si Tantan. At sa tulong mo, may nakalam na pulis na nangyari. Papatayin ka na sana si Sir Tibak. Nang biglang may dumating na sasakyan ng pulis at agad-agad siyang inaresto. Talaga, kuya? Ibig sabihin, hindi ako nananaginip nung may tumulong sa akin? Hindi ka nananaginip, Lara. Tama ang naging desisyon mo na humingi ng tulong. Eh, si tatay. Nasaan si tatay? Nasa labas siya. Hinihingian pa ng statement ng mga pulis. Kuya, paano kung makulong din si tatay? Alam niya ang mga pinaggagawa nila, Sir Tibak. Baka madamay siya. Huwag ka mag-alala. Hindi siya makukulong dahil witness lang siya. Gusto ko pa rin makita si tatay. Eh, kaya mo bang bumangon? Sinubukan kong bumangon mula sa papag na hinihigaan ko. Pero ramdam ko ang matinding sakit sa likod ko at balakang. May mahapdi rin sa tuhod ko at braso. Kung hindi mo pa kaya, may gaka muna dyan at hintay na lang natin si tatay. Hindi, kuya. Gusto kong tumayo. O sige, kung ganun eh, tutulungan na kita tumayo. Tinulungan nga ako ni kuya na bumangon mula sa higaan. Kahit sa paglalakad patungo sa labas, tinulungan niya ako. Hanggang sa makita ko sila tatay kasama ang mga pulis. Maraming pulis sa paligid ng bahay ni Sir Tibak. May sasakyan pa. Sa isang sasakyan ay nakita kong naroon si Sir Tibak. Tulala at tila ngayon lang natauhan sa lahat ng kasamaang ginawa niya. Nakakadiri ang isa-isang inilalabas ng mga pulis. Mga container yon kung saan nakalagay ang mga laman loob ng mga biniktima niya. Ang sabi ng isang pulis, nakita raw nila yon sa ref ng kwarto ni Sir Tantan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Yung anak ko! Nakita niyo ba yung anak ko? Tay, wala na ho tayong magagawa. Ang sabi ng albularyo, hindi na raw maramdaman yung presensya ni Lani. Baka wala na talaga siya. Hindi. Hindi ako maniniwalang wala na siya. Hanggat hindi mismong mga mata ko ang makakakita. Tay? Tay, si Ate Lani ba yun? Nahigit ko ang aking hiningan nang makitang dala ng pulis si Ate Lani. Sugatan, pero buhay na buhay. Walang mapaglagyan ang saya ko at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Kaagad ko siyang niyakap habang siya ay humahagulhol na rin sa labis na pag-iyak. Ate! Buhay ka, ate! Salamat naman at buhay ka! Maski ako, Lara, hindi rin ako makapaniwala na nabuhay pa ako. Anak ko! Tama yung kutob ko! Tama na, buhay ka pa nga! Sabay-sabay kaming nag-iyakan habang yakap si Ate Lani. Labis-labis ang sayang nararamdaman namin habang yakap siya. Buong akala ko, wala na talaga siya. Hindi na ako umasa. Pero ngayong yakap namin siya at buhay na buhay, ang sarap sa pakiramdam. Pero ate, paano ka nakaligtas? Iniligtas ako ng batong ibinigay sa akin ni tatay. Nilagay ko yun sa shorts ko, diba? Nakalimutan ko na yun. At maswerteng naisuot ko yun nung gabing dinakip ako ni Tantan. Ibig sabihin, totoong protection yung batong bigay ng nanay mo? Opo, tatay. Talagang napakaswerte ng protection ng batong to. Nagawa niya akong iligtas mula kay Tantan.
Sa tanta na yun, na hindi ko alam kung bakit nagkagusto ako sa kanya. Ginayuman niya pala ako. Mabuti na lang at hindi ako kayang kainin ni Tantan dahil sa bato. Nagtataka siya kung bakit nahihirapan siyang saktan ako. Kaya ikinulong niya na lang ako sa kwarto niya habang nag-iisip ng paraan paano niya ako sasaktan. Mabuti na lang, Tay. Bago pa niya nagawa, niligtas niyo na ako. Diyos ko, salamat sa Diyos. Salamat din sa nanay mo na binigay sa akin yung batong yan. Dahil kahit wala na siya, nagawa ka pa rin niyang proteksyonan. Matapos ang lahat ng nangyari, sa sumunod na araw ay hindi na kami nag-atubiling umalis. Sa pamamagitan ng mga pulis, nalaman namin kung saan nakatira ang kapatid ni tatay na hindi niya na-contact 10 taon na ang nakalipas. Doon kami pansamantalang tumira habang nagre-recover sa lahat ng nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakakalimutan ang nangyari sa pamilya namin, Miss Clar. Ilang taon na ang nakalipas, pero nakatatak pa rin yon sa amin. Ngayon, maayos na ang lagay namin. Hindi na nagtatrabaho si tatay habang ako ay nakatapos at nakakuha na ng trabaho bilang isang guro. Ganon din si Ate Lani na ngayon ay nakakatulong na sa amin. Si Kuya naman nagpatuloy sa pag-aaral at pinaaral namin siya. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pag-ere nito.